Gusto kong malaman ba kung sa gawaing bahay ba, toka-toka ba kayo? Mm. Toka-toka-to! Charing kanta yun, no? Sayaw yung sa TikTok. Oh, sino ang mga toka sa ganito? Hugas, luto, ganun. Puli-puli. Ay, salitan pa. Bisaya, bisaya na. Salitan po kami. Pag ako yung nagluluto, siya yung maghugas ng pinggan. Pag siya yung nagluluto, ako maghugas ng pinggan. Minsan sobrang cute lang na nagluload ako ng laundry. Tapos... Nagluluto ka ng laundry? Hindi, nagluload. Nagluload po ako ng laundry. Tapos after noon, sisilipin ko sa kwarto pag tuyo na. Si Casey doon nagtutupi siya ng mga damit na. Parang cute lang tignan na. Gabi, parang si Casey, pag kasama ko siya sobrang... Or pag nag-show kami, parang lahat ng tao, ah, idol, idol. Tapos ngayon, pag silip ko sa pintuan, tutupi siya doon naman. Sobrang cute. Ang cute mo, babe. Doon. In love talaga, oy. Aba, oy. Ayan. Ang cute talaga. Ang sarap talaga yung mga ganyang stage ng ano ba yung... Discoveries. Yung parang honeymoon stage. Yes. Alam. So ito kasi talagang marami talagang mapapasana all sa inyong relasyon. Marami talagang humahanga sa inyong relasyon. Ano bang sekreto na meron kayo? Parang ang hirap. Parang tatlong buwan pa lang naman kaming kasal. So kung ano... Dapat parang mas kayo sa inyo kami humingi ng advice. Oo, kung paano. Hindi, pero syempre ang tatlong buwan na yun, dahil araw-araw kayo magkasama, parang nagkakaroon na rin ng mga kaibahan niyo. Minsan nadidiscover na rin yung iba. Hindi, tsaka kita kasi natin ang maturity sa kanilang relationship na matagal silang nag-boyfriend, tapos yes, nag-ending sila sa kasal. At alam nila na ang kasal is hindi siya happy ending. Tama, ito oo, pa yung simula. So, ano ang meron kayo na talagang mapapag-go-go ang ating mga kabataan ngayon na hindi basta-basta pumasok sa kasal? Bakit nag-iba yung tono? Iba-iba talaga. Ano naman makikuan, di ba? Yes. Ako ba? Ikaw mas... Una po, lagi, like yung sinabi nyo, lagi kaming humihingi ng advice sa mga tulad ninyo na matagal na ding married. So, lagi naming tinatanong yung mga, kahit yung mga younger, ano namin, younger sa amin po naman. Yung mga kapatid namin kasi married na. Oo, nauna so, nung namanhikan kami, nag-ask din talaga kami ng, ano, ng advice from them. Yeah. Yun, isa yun. Lagi lang kaming... open sa yun. Tapos, respect. You always have to respect each other. And we always have to be mindful of each other. Kung kunwaring gagawa ng decision yung isa, kunwari ako, if I make a decision, I always have to put myself in his shoes. Ano bang mararamdaman niya pag ginawa ko to? Kung masasaktan ako, di ko gagawin yun sa kanya. So, parang yun. So far, yun naman po yung nag-work. And syempre, it's very important that God is in the center of your relationship. Kasi alam nyo yung heart ng isa't isa. So, yun yung nagbibigay ng comfort sa aming dalawa na alam naming dalawa na God is the center of our marriage. I love it. We love it. Hindi ko pa kasi alam opinion nyo.